Hey guys, it's me again, Kath, and welcome back to another vlog. Ngayong araw na to may appointment ako sa doktor. Papa-consult lang tayo kasi I want this ipagawa permanently. Gusto ko ma-witness nyo because I'm an open book. Wala naman akong gustong itago to everyone. And yeah, that's why wala akong contour ngayon para ma-check niya kung anong gagawin natin ngayon. And I'm just waiting for someone, my friend or friends. Hindi ko alam kung ilan kami today. Hello! Oh my God! Pati napupunta si Sandra. Matingin niya ako. Ngayon na? It's my surgery today, so papunta na kami dun ngayon, and I was advised na bawal mag-makeup. So ayan, nakikita nyo ko ni Chula ko pag wala talagang makeup. Nakakainis lang kasi sumubay pa tong allergy ko. Sobrang nakakainis lang, medyo magapa siya. And hindi rin ako masyado nakapagpahinga kagabi yun. Kasi kinakabahan talaga ako, literal. Lahat naman siguro kinakabahan talaga. Pero I'm more excited naman kesa sa natatakot ako. Nag-fasting din ako, so nagugutom talaga ako ngayon. Samahan niyo ako, let's see what will happen later. Ito, nakakatapos lang. Akala ko ako lang yung masasaktan. Nasaktan din daw sila sa pinagkagagawa nila. O kaya pagbul. So, update ko na lang kayo kung anong mangyayari sa susunod pag comfortable. Wala yung first day of attorney. Kapag kayang-kaya ko nung mag-bukas, explain ulit. Ngayon kasi hindi ko pa kaya. Oh my gosh, thank you Sandra and Kay. You're welcome. I appreciate until next bawa, next month ulit. Pagkadagdaad. Wala akong balak. Titigilan na natin to. Nahihila na ako. Sige na, bye-bye. Sige na, itigil mo na. Okay guys, I can finally update you what's going on. Today is my 5th day post-op and I still have my cast on which will be removed after a week. So I'm going to recap kung ano nangyari ng surgery day mismo. So it took them 2 hours to finish everything here. Sobrang groggy ako, I don't remember anything, lalo na nung procedure itself. Wala talaga, wala akong naaalala. I only remembered looking at the ceiling. Nagising na lang ako, everything is okay na, I don't feel any pain. Lumipat ako ng room after the surgery to rest muna before I go home kasi makaka-uwi ka naman talaga on the day itself. Para akong may hangover seas. As in, nasukang-suka talaga ako. Nasuka rin talaga ako. Siguro parang nakatatlong suka ata ako bago talaga kami nakaalis doon. Hindi mo ako makakausap ng maayos. Nahihilo talaga ako. So, we went home. Nagsuka pa ako sa bahay nung gabi. And then, nung madaling araw, nakapagsuka pa rin ako. The next day na, wala na. Wala na akong nafe-feel na nasusuka ako. I don't also feel any pain sa nose. Though, medyo kumikirot itong ear ko. Kasi, dito nila kinuha yung cartilage. Hindi siya masakit. Siguro pain level, parang mga 2 out of 10 lang. And hindi siya buong araw ganun. Like, parang may pakirot-kirot lang, pero sobrang tolerable. Hindi lang ako masyadong makatawa, kasi everything around my nose is swollen. Kung mapapansin nyo, swollen yung cheeks ko. Lalo na tong part na to, I don't know if nakikita nyo, pero ang kapal niya, mukha akong Grinch right now, kasi yung ano talaga niya, sobrang taas niya talaga. I have a feeling na maganda naman siya. Yung nose ko, parang medyo lifted talaga siya compared dun sa last time. Kasi I have a droopy nose and sabi nga ni Doc, parang masculine nga yung shape ng nose ko before. And ang kapal pa nito, so parang feeling ko mukha akong Grinch. What I'm feeling right now is totally normal. Pero so far, I am mentally prepared for this. I researched everything. I read articles, mga feedbacks, mga experiences ng mga tao. Nasabi talaga nila sa mga first few weeks or first few months, depende sa healing ng katawan mo. May times na parang pangit na pangit ka talaga sa sarili mo. And you have to give time para makita mo talaga yung final shape niya. Kasi even if i-remove daw nila yung cast ko, magapa rin siya. Pero I think I'm in good hands naman. Hindi naman ako papangitin ng doktor. If you look naman, the side profile, okay naman siya eh. I just don't know if bagay siya sa akin. So,
let's see, in the next few weeks. I think bababa pa naman siya when the swelling subsides. They also provided medications for you to take in 1 week. Kasi kailangan yun eh para sa mga swelling, everything para sa recovery mo. And also, they will give you instructions on how to clean this para hindi ma-infect. By the way, you can take a shower. Pero pag nag-shower ka, bawal mabasa this part and this part also. Ayun, so I'm gonna update you guys. I think the next clip would be the cast removal na. And let's see what it looks like now. Ito mo yung nose bone, di ba? Ha? Makita mo yung nose mo. Pero wala akong maalala. Hindi mo maalala. Okay. Oh my gosh. Nasaktan ako sa pagtanggal. Sorry, ako. Ay, ang ganda na yun. Yung mga konting whiteheads mo na umansa, pwede mo siyang basain. You can use any linis, facial wash, pwede naman. Don't prick lang. Naramdaman ko pa to kaysa nung ginawa niyo ako. Yes. Yan din ang sinasabi. Nakaloka. Say hi to the vlog, Doc. Hi, hello. Congratulations, Kat. Thank you, Doc. Ang galing ni Doc, di ba? Alam niya na, guys. Happy Holy Week! Hindi to lalabas sa Holy Week. Ayun ba? Hindi po. After... Oh my God, who is she? Loko, tanggal na siya. Tapos, ang ganda. I swear. Pero magang-maga pa siya. Hindi lang masyado halata dito sa video, but in real life, kahit ako nagulat ako. Ang laki niya, mataas to, ito rin. But I do not worry kasi ganun talaga at first. Magang-maga talaga siya. Sabi naman nila, weekly, may improvement naman siya na makikita ko talaga. Also, hindi pa rin ako masyadong makapagsalita. Hindi rin ako makasmile masyado kasi antigas dito. Ang hirap! Nakakatawa, lumabas yung mga whiteheads ko. At huwag nyo napansinin yung breakout ko ngayon. My goodness. Next na natin yung naayusin ulit. For now, alagaan ko muna yung nose ko. Hey guys, it's the second week since the surgery and 1 week since na tanggal natin yung cast natin. And as you can see, nag-improve na talaga siya. Nabawasan yung pamamaga niya. And medyo mas nagmukhang natural na siya compared talaga dun sa pagtanggal natin ng cast. Hindi pa ito yung final shape niya. As mentioned nga in the previous clips, matatagalan ba talaga yung recovery nito? It will take months. But yung mga significant change, makikita natin in the first few weeks. So, true naman. 1 week pa lang to since natanggal natin yung cast natin. And I can see the difference na talaga. What else? Yung smile ko, ang hirap pa din. Pero, nag-improve naman na siya. Nakakangiti na ako ng ganito. Pero hindi pa rin siya same nung last time. And kapag may teeth naman, sobrang hirap din. Hindi pa lahat ng teeth ko. Kasi kapag, kung napapansin nyo sa mga photos ko, wild? Wide talaga yung, ano, wild! Wide yung smile ko. Hindi ko siya magawa right now kasi parang may mapipigtas dito kapag pinwero siya. And nasabihan naman din ako na wag muna ako tatawa. So, I need to be careful. Pero alam nyo, minsan ang hirap magpigil ng tawa lalo na kapag may nagpatawa or may napanood ka nakakatawa. Ang hirap, ang struggle talaga ako. Iniiwasan ko na lang matawa, ganun. I'm so excited to see kung ano pa to. I mean, kung ano pa to. Kung ano pa yung magiging itsura niya in the next few weeks, and I'll update you again after a week.
Hey guys! So, ito na nga. It's been a month. Actually, 5 weeks. Turning 6 na. Turning 6 na to. So, hindi ko na kayo in-update weekly kasi alam ko naman na mas gusto nyo pa rin makita yung after a month na results, which is ito. Ayan. So, I'm not wearing makeup right now para makita nyo yung improvement na nangyari and para makita nyo na hindi ko na kailangan mag-noseline, guys. Walang etches yan. Hindi ako nag-noseline. Wala tong makeup. So, no need for contour na on this part kasi, alam nyo yun, matangos na siya for real. Pero mukhang kailangan ko ng concealer kasi merong mga pimple marks. Tingnan natin yung side profile. Ayan siya. So, matangos na tayo, guys. Ayan. Kaya tingnan natin lahat ng angle. Ayan. Gusto ko yan. Ayan. GGSS na naman ako. So, ayan lang, guys. I just want to tell you na sobrang happy ako kasi it turned out okay. It turned out fine. It turned out bagay kasi isa yun sa mga worries ko before na what if ang ganda nga nung ilong mo pero di naman pala bagay sa face mo, ganun. So, ayun lang. Fortunately, ako nagandahan ako. Nabagayan ako sa face ko nung nose ko right now. And a lot of people also told me na gumanda nga daw, bumagay. There are people na sobrang na-appreciate ko kasi sobrang supportive talaga nila. Pinapa-feel talaga nila sa akin na ang ganda. Ang ganda na ng nose mo, girl. Ganon. Pero there are also people na hindi nila nagustuhan. I mean, I don't know if di nila nagustuhan yung itsura ng nose or di nila nagustuhan yung pinagawa ko na nagpa-rhinoplasty ako or whatever. Pero, ayun, may mga ganon. Well, prepared naman na ako. May nagsasabi na mas gusto daw nila yung old nose ko, which is totally fine. Kasi I'm not hating my old nose. Hindi ko sinasabing hindi ako happy doon. I find it cute actually. At maraming narating yung nose ko na yun, no? Nagka-commercial ako, nagka-print ad ako, whatever, ganyan. May mga ganon. So, bakit ako magiging sad? It's just that this is the one I preferred for myself. Yung ganitong nose. So, it's my choice. We see things differently and we should respect others' choices, diba? I'm just happy to tell it to you guys kasi ang saya ko lang. Yun lang talaga yung masasabi ko. And what else? I'll update you nga pala, no? Masyado akong nadadala sa mga feelings ko. Well, yung smile ko, nakakapag-smile na ako. As you can see, nakakatawa na rin ako ng mga ganun, yung mga parang wala ng bukas na tawa, ganyan. May ganun na, kaya ko na siya. Pero, meron pa rin ako na feel konti dito. So, ayoko pa rin siyang ipuwersa. So, yung recovery period ko, hindi naman ako nahirapan actually. Naging maingat ako. Ayoko kasi yung magkaroon ng problema kasi mas mahirap magpa-revision, guys. Aabutin tayo ng ilang month bago nila galawin ulit. So, sorry, na-burp ako. Oh my God, kakakain ko lang kasi. Na-lost tuloy ako. So, sinunod ko lahat ng mga instructions nito kasi gusto kong mapabilis yung paggaling ko. So, kailangan natin sundin yun. Hindi naman siya totally mahirap. May mga isa-sacrifice ka lang like yung pag-workout, lahat ng mga activities na tingin mo makaka-affect sa nose mo. Tinigil ko muna talaga. But now, after a month na, inuunti-unti ko yung pagbalik. Like, nakakapag-exercise na ako, nakakapag-workout na ako. Tapos nakakakain na rin ako ng mga bawal. Actually, parang nagiging normal na ako ulit. Yun lang yun. Hindi abnormal ako before. I'm just so happy kasi nalagpasan ko tong phase na to. May moment kasi talaga na parang na-question ko yung sarili ko na tama ba na nagpa-rhinoplasty ako? Kasi nung una kasi, di ba, magang-maga talaga siya. Medyo natakot ako. Kahit na alam ko naman na temporary lang yun, alam ko naman na gaganda siya. Hindi ko alam bakit parang ayaw mawala sa feelings ko. Natatakot. Hindi naman ako nagsisi. Look how happy I am right now. And makikita nyo rin naman sa IG ko kung gano'ng ako ka-GGSS right now compared last time. I don't know kung napapansin niyo pero ako kasi ganun nandun ako sa face na yun ngayon. Kasi
kasi nagagandahan talaga ako. Kaya, thank you so much, Doc Porquez, for doing this. Sobrang galing mo. Nagandahan talaga ako. And, guys, yung doctor ko, hindi niya ako pinabayaan. Hindi yung after surgery, tapos na. Hindi siya ganun. Nag-check siya once in a while, kinakamusta niya. So, okay yung ganun. Hindi niya ako pinabayaan. Kayak ba? Hindi ako pinabayaan. Ganun. Grateful ako sa kanya. I actually have a lot of things to say pero hindi ko masyado na-organize yung thoughts ko ngayon. So, I'm planning naman to make a part 2 of this vlog. Siguro after 3 or 6 months para makita niyo yung progress ng nose ko. And magka-Q&A tayo kasi I'm pretty sure madaming magtatanong about my rhinoplasty journey. So, you can comment down below your questions and answer you there. And isasama ko siguro some of the questions dun sa next vlog ko para mapanood din ang iba. Kasi, nung pinost ko to sa IG, sobrang dami talaga. Sumabog yung inbox ko. Ang dami nagtatanong. Different questions. I would like to thank everyone na sobrang supportive sa akin. Na-appreciate ko kayo guys. And kay Doc Porquez, sobrang thank you talaga. Pinaganda mo ko. Inalagaan mo ko. So, ayun lang. Please do not forget to subscribe and hit the notification bell. And I'll see you on my next vlog. Bye!